Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang lokasyon ng Coastal Defense Facility ng Philippine Marine Corps at ang nais ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng 20 offshore patrol vessel upang mabantayan ng maigi ang West Philippine Sea. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Isang napakagandang balita na naman ang ating nakala para sa coastal defense ng ating bansa sapagkat kinumpirma ng Philippine Marines na nakatanggap sila ng donasyong lupa na may sukat na 10 hectares. Ang lupaing ito ay matatagpuan sa Lubang Island at plano ng Philippine Marines na gawin itong coastal defense facility sa hinaharap. Ang nasabing property ay idinonate ng Municipality of Lubang sa Philippine Marines noong 16 ng Pebrero taong kasalukuyan. Inaasahan na itatransform ito bilang facility ng ating shore-based anti-ship missile system na BrahMos missile. Ang Lubang Island ay nakapwesto malapit sa bunganga ng Manila Bay kaya't maituturing ito bilang isang strategic location. Isa itong magandang balita sapagkat dahil dito ay magkakaroon na ng magandang lugar na paglalagakan ng isa sa mga paparating na BrahMos missile. Tinitignan din ang Lubang Island bilang isang magandang lokasyon para paglagyan ng ballistic missile sa hinaharap kung sakali. Samantala, ipinahayag ng Philippine Coast Guard na nangangailangan sila ng hindi bababa sa 20 offshore patrol vessel sa hinaharap upang mas mapostihan pa nila ang West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesperson for West Philippine Sea Affairs, Commodore J. Tariela, ay isa sa prioridad ng Philippine Coast Guard sa ngayon ay ang magkaroon ng 20 offshore patrol vessel. Dagdag pa ni Tariela na ang pagkakaroon ng 20 offshore patrol vessel ay makakatulong hindi lamang sa pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea kundi pati na rin sa lahat ng parte ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon din kay Tariela na sa ngayon ay mayroon lamang 3 offshore patrol vessel ang Philippine Coast Guard. Ang isa dito ay ang BRP Gabriela Silang na nabili sa France habang ang dalawa naman ay ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchura Aquino na nabili naman sa Japan. Iginiit ni Tariela na hindi sapat ang tatlong ito upang mabantayan ang ating mangingisda sa West Philippine Sea. Ikaw, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment lamang ang iyong sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.